first upload ko ng video is noong August 24, 2020. Sobrang natuwa ako dahil marami naman ang nanood. Actually, ang reason ko kung bakit ako nag-YouTube, una, gusto ko mag-share ng mga nalalaman ko na pwedeng makatulong sa iba. Na-enjoy ko yun. Pangalawa, alam naman natin na ang YouTube ay opportunity din para ikaw ay magkaroon ng extra income. Alam mo yung feeling na na-enjoy mo yung ginagawa mo while earning. But before you will earn, marami kang dapat pagdaanan. May requirement sa YouTube na kailangan mong magkaroon ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours within 1 year. I'm proud to say that I met the 1,000 subscribers and looking forward to meet also the 4,000 watch hours. Thank God! And also, sobrang thank you sa lahat ng sumusuporta sa aming YouTube channel. Sa mga walang sawang nag-share, nanonood ng videos, at mga naniniwala sa amin. Hindi po ganoon kadali ang maging isang vlogger. Kailangan makaisip ng magiging content ng YouTube channel mo. Sa totoo lang, marami din ang hindi ka kayang suportahan. Yung tipong mas sinusuportahan ka ng ibang tao na kakilala mo lang kaysa sa mga taong kilalang kilala mo. Pero okay lang yun. Hindi mo naman mapiplease lahat ng mga tao. For me, ang pagiging vlogger ay para ding pag-aartista. You know why? Dahil minsan, nagpa-vlog ka kahit na may dinadala kang matinding pagsubok sa buhay mo. Actually, ako po, naglaylo ako sa pag-upload ng video sa YouTube dahil po sa Twitter ko. Yung minsan, para akong sinasakal lalo na kapag stress ako. Meron nga akong upload sa YouTube na halos napapaos na ako. Andyan na rin syempre na meron po tayong mga kinakaharap na problema, kaya po tumagal ang pag-upload ko. I think umabot ng 4 months na halos wala akong upload. Pero sa kabila ng pagsubok, hindi ka dapat hihinto. Hindi ka dapat papatinag sa mga taong walang suporta sa iyo. Hindi ka dapat susuko dahil nandyan si Lord sa tabi mo. Hindi niya tayo papabayaan. Kahit tagaano kabigat ang pagsubok na dumarating sa buhay natin, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating mahalin ang sarili natin, kaya dapat hindi natin ito kinukuha o sinasaktan dahil hiram lang ang buhay sa Panginoon. Matuto tayong maging okay lang. Okay lang kung walang sumusuporta. Okay lang kung tumadaan sa pagsubok. Okay lang kahit kaunti ang mga nanonood sa videos mo. Okay lang kahit hindi mo nakikita sa ngayon ang halaga mo. Okay lang kahit maraming taong naiinis sa'yo. Nasa sa iyo kung paano mo aayusin ang buhay mo. Matutong magdasal at magtiwala sa Panginoon. Matutong humingi ng tawad sa Panginoon dahil andyan lang siya na handa tayong patawarin sa mga kasalanan natin. Basta, handa rin tayong talikuran ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Apart from God, we can do nothing. Sa lahat ng YouTubers dyan na nagsisimula pa lang, huwag tayong susuko at huwag na huwag tayong titigil. Gawa lang ng gawa ng mga videos. At least, kahit papano, may ginagawa tayo sa paraang alam nating ikakaunlad ng ating buhay. Happy 1,000 subscribers mga ka-YT! Maraming salamat sa inyong suporta.